Alam mo ba na may mga skills sa mga heroes na talagang isasalba sila at ililigtas sa panganib? Skills ng mga heroes na talagang magliligtas sa kanila? Low health ka na ba at ikaw talagang inuuna ng kalaban? Madalas ka bang ma-death dito sa Mobile Legends? Gusto mo bang bumaba yung mga death mo at tumaas yung survival mo dito sa Mobile Legends? Gamitin mo lang itong mga heroes na talagang may skills na magsasalba sa kanila. Kaya bago natin simulan ang video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, isubscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganon. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. At syempre, sa unang hero natin na talagang may skill, na talagang isasalba itong hero mo, walang iba kundi si Zask. At eto nga no, so alam naman natin na kapag ginamit niya dito yung alien niya na nagmula pa sa planet name. Ano ba naman yan? So ayun nga, kapag ginamit niya yun ay pwede siyang sumanib mismo dito sa alien niya gamit ang kanyang ulti. At buti na lang ay binago talaga dito ni Muntod ni Mobile Legends itong skill at ability nitong si Zask, no. So okay lang to sa early games, kayang-kaya niya rin mag-farm, medyo matagal lang. Ang pangsangga mo lang dito mga kaloko is yung alien niya Brad, no. Sasaluhin niya ngayon yung damage na makukuha imbis na yung hero mong sasalo yung alien mo Brad, kaya may pagkakataon ka talaga dito maka-farm at pwede ka makatakas sa mapanganib na hero. Sumanib ka lang dito sa alien mo, mag-fusion kayo Brad. At sa next hero natin, walang iba kundi si Lilia. At eto nga no, kung kilala niyo itong hero ito, ito yung hero na talagang magsasalba sa'yo. Kasi nga, imbis na low health ka na at ginamit mo pa dito yung ulti mo Brad, no. So masakit-sakit yun, kada hahabulin ka ng kalaban, ay pwede mong gamitin dito yung second skill mo at talagang sasabay mo talaga dito ng first skill. Kaya imbis na ikaw yung ma-death, ayun Brad, siya yung na-death, so mabog na yung kalaban mo, no. So pwede mong gamitin dito si Lilia, nasa ganon i-dead itong humahabol sa'yo, makakaligtas ka na sa panganib, magkakaroon ka pa ng score. At eto nga. At sa next hero naman natin na may skills na talaga magsasalba sa kanya, eto na naman si Valir. So alam niyo naman ito, ito yung bago ngayon, no? Valir, nag-iba ka na Brad, umiba na, nagparitoke. Actually maganda itong update dito ni Monton Brad, no? Gumanda siya kasi nga nai-stun na, bahagyan nai-slow din ito mga kalaban mo kapag ginagamit ni Valir dito ang kanyang skills, no? So kapag lumalapit tayo yung mga kalaban po, pwede niyang gamitin dito yung second skill niya Brad, no? Itatabo yan pabalik, no? So kapag ginamit niya naman dito yung kanyang ulti, ay magkakaroon ng bahagyang range, no? So lalakas din yung skill niya, no? So po, pwede mong gamitin yung second skill niya nang sa ganon maitabo yung kalaban. At kapag medyo malayo na yung kalaban, naitaboy mo, gamitin mo yung ulti nang sa ganon lalo pang lumaki yung range mo. At sa next hero naman natin, kaya niya makipagsabayan kapag inatake siya ng kalaban, walang iba kundi si Leomord. Gamit ang kanyang kabayo dito ay talagang bahagyang mag-increase ang kanyang speed at yung kanyang attack dito Brad, na kaya kanya makipagsabayan sa kalaban na kaya niyang duturugin niya yung mga kalaban. So kung hindi mo na kailangan tumakbo, hindi mo na kailangan gumawa ng paraan para makatakas lang dito sa mga panganib na kalaban, kailangan mo lang talagang sumabay, sabayan mo lang sila Brad, no? So kapag ikaw talaga inuuna ng kalaban at kapag kakaunti ng health mo, isakto mo lang na meron yung ulti mo at gamitin mo yun. Pero kapag hindi pa nag-reload yung ulti mo at talagang delikado ka na Brad, naku Brad, pa-blink-blink ka na lang. Buti sana kung may flicker ka Brad, no? So pwede niyang gamitin ito sa Leo Ward. Kapag delikado talaga, gamit lang ang kanyang ulti, makikipagsabayan yan. At sa next hero naman natin talaga magsasalba sa kanya, walang iba kundi ang manonopsop na si Alice. Ito nga mga kaloko, pwede siyang umatake gamit ang kanyang first skill at pwede rin siyang mag-blink doon. Tingnan mo yon. At pwede niyang gamitin yung second skill nga, bahagyang may stun itong kalaban. At kapag ginamit niya naman dito yung ulti niya, na which is Life Absorber, pwede niyang gamitin ito kapag hinahabol siya ng kalaban Brad, no? Imbis na ikaw yung na-death, yung kalaban mo yung ma-death, no? Low health ka pero biglang nag-full health ka, in-absorb mo ni life steal mo itong health ng kalaban, no? So syempre babawas-bawasan mo rin habang in-absorb mo yung health niya, no? Sa next hero naman natin, ito naman si Claude at pwede rin si Harley, dahil pareha sila kaya mag-blink na pwede mag-teleport. Eto nga. At kapag ginamit ni Claude yung kanyang second skill dito, pwede siya magpalipat-lipat sa kanyang clone. Tignan mo yun, ang dali natin na escape yun. At kapag pa-atake tayo, pwede rin tayong bumalik doon. Kaya easy escape ba ang gusto mo, gamitin mo si Claude, no? So po, pwede niyang gamitin niya. Make sure lang na kung saan mo ilalagay yung kanyang clone ay safe doon. Nang sa ganon, hindi ka ma-dead doon. Kasi syempre, minsan alam na nilang babalik ka doon. Aabangan na nila kung saan mo nilagay dito yung clone mo. At sa next hero naman natin, walang iba kundi ang magikerong si
Harley. At ito nga, no? So, kagaya ni Claude, ay pwede rin siyang bumalik pero isang beses lang, Brad, no? So, makakabalik nga naman siya doon pero isang beses lang, no? So, kagaya nito, tignan mo kung gaano kalayo yung range natin at babalik tayo doon. At titignan natin sa mapa, parang iniinsulto tayo nitong si, ano, si Hanzo, ha? Bumabalik din, lumalapit, sumusugod. Tapos pagdalapitan natin, tatakbo. Pero babalik tayo, susugod ulit yan. At kapag bumalik ulit tayo, tatakbo. Animal na yan. AI na to, no? Nababakla siya sa atin, no? Tignan mo yon, no? Nauuto lang natin dito si ano, eh. Hanzo, tignan mo, patakbo-takbo lang, bro. Tapos babalik tayo. Ay, walang hiya to, ah. Ayaw umatake, no? Tatakbo, tatakbo. Natakot siya sa atin, natatakot siya sa akin. Kasi masyado tayong expert, no? Pag AI talaga, ganun talaga ang ginagawa. At sa next hero naman natin, kaya niyang kumil at pwede rin siyang gamitin niya itong skill niya sa pagtakbo. Walang iba kundi si Lunox. Ito nga, no? So, kapag ginamit niya ito yung first skill at yon, makikita mo yung ulti niya doon, yung pinaka-finale, yung fourth skill niya, makikita mo yun, Brad. Ang galing, no? Naging bola siya doon, Brad. Makakaligtas siya dito sa mga skill at damages na makukuha ng kalaban kahit na nasa tore pa siya, Brad. Malaki yung chance niya makaligtas dito, hindi siya magkakaroon ng damage, Brad. At eto nga, no? So, pwede mo rin kami din ito, makipagsabayan dito sa kalaban mo. Malakas yung damage nito, huwag mo lang masyadong dikitan dito mga kalaban mo, lalo na kapag malakas yung lifesteal nila. Kasi ikaw talaga yung madeded, no? So, pwede mong gamitin itong ulti niya nang sa ganon. First skill mo na mga kaloka na taas, gamitin mo yung ulti niya. Pag nakita mo yung bola, yun na yung pwede mong gamitin pang escape. At sa next hero naman natin, walang iba ako di si Kadita. At eto nga mga kaloka, no? First skill at yung ulti niya, pwede niyang gamitin dito. Pwede niya rin gamitin dito yung second skill para istanin itong mga kalaban. Pwede niyang i-atake nang sa ganon. Madeded ito, no? So, pwede mo itong gamitin kung gusto mong makatakas. Easy escape mga kaloka kasi lalangoy lang yan sa tubig. Sino ba namang hero ang kaya lumangoy din nakagaya ni Kadita sa tubig, Brad? No? Tubig na yan. Actually, hindi ito tubig. No? Lupa yan, Brad. No? Lumalangoy siya sa lupa. Ginagawa niyang lupa yung tubig. Hayop, no? Ay, lupa yung tubig. Parang baligtala. Ginagawa niyang tubig yung lupa. Ayun na nga, no? So, kapag low health na, may pagkakataon ka ng tumakas, no? Pero pwede mo rin pagsabayan. Hindi mo yun, no? Kapag ginamit natin yung ulti natin, wala tayong makukuhang damage. Pero ingatan mo lang kasi ilang saglit lang yung Brad, no? At sa next hero naman natin, walang iba kundi si Johnson. At eto nga, no? Kung talagang gusto mo ng great escape talaga, no? What if, no? Kakaunti itong health ni Johnson, tapos sinabol pa siya ni Aldous. Yung ulti ni Aldous, no? Kung inabol pa siya, tapos naka-drive mode pa itong si Johnson, paano niya kaya mahahabol yun, no? Brad? Mas sino kayo mas mabilis sa kanila, no? Siguro mas mabilis pa itong si Johnson, Brad, no? So alam niyo na kung paano natin gagamitin ito, no? Magda-drive lang tayo para maka-escape o kaya banggain mo yung kalaban. Tapos saka mo istanin, lalo na pag malapit sa tore, ayun, instant dead sila. Yun, ano nga, no? So pwede mong gamitin itong si Johnson. At kung marunong si Johnson mag-drive, eto na naman sa next hero natin si Hellcourt na marunong ding tumakbo at syempre, magdidilim yung paningin mo, Brad. No? So, maganda ito gamitin dito si Hellcourt, no? Habang inaatake siya dito at pwede niya gamitin dito yung ulti niya pantakbo o kaya habang inaatake siya ay pwede rin gamitin niya dito yung ulti niya pang-kill, no? So, pwede siya makipagsabayan dito sa mga kalaban, no? Hellcourt yan, Brad, no? Assassin, marlupit yan, Brad. Tignan mo, nakatakbo na agad tayo doon. At syempre, sa next hero naman natin, walang iba kundi si Fanny. At eto nga mga kaloka, no? So, kilala niyo ito? Syempre naman, sino ba namang hindi makakatakas kapag gamit mo si Fanny, lalo na pag hinahabol ka ng mga kalaban, no? So, kapag low health ka na, pwede mong gamitin dito yung cable mo, lalo na kapag may energy ka naman, pwede mong gamitin, Brad, yan. No? So, huwag nyo nalang pansinin yung gameplay natin dito kasi medyo palpak na. At sa next hero naman natin, kung may mga tumatakbo, meron ding lumilipad, kagaya ni Parsa. At eto nga mga kaloko, no? So, kapag ginamit ni Parsa dito, yung first skill niya, Brad, no? Kumari, ina-atake niya ng ulti niya, at syempre, matatakot yung kalaban, kaya naman, medyo malay-lay yung range nito ni Parsa, no? Madedead itong kalaban, pero what if hindi niya atakin at biglaan yung kalaban dumating kagaya nito, no? So, ayan, ililipad na lang tayo. At syempre, magagamit natin dito. Tignan mo naman, mag-increase din baka yung speed niya doon, no? Tapos pwede tayo magtago sa damuhan at umuwi na, no? Instant escape! At sa next hero naman natin na sobra makakaligtas ka talaga dito sa panganib gamit mo lang si Hayabusa. At eto nga mga kaloko, no? So, kapag hinahabol ka ng maraming kalaban, tignan mo, gamitin mo yung ulti ay yung second skill mo, tignan mo kung saan siya pupunta-punta doon, no? So make sure lang na naka-reload din dito yung ulti mo nang sa ganun. Kapag naubos na yung second skill mo ay pwede mong gamitin yan sa kaka-second skill ulit, makakatakbo ka na, Brad, no? So ayun nga mga kaloko, pwede mong gamitin ito, tignan mo yun, no? Lipat-lipat lang tayo, nauto natin dito yung AI na si Hanzo, no?
So, lipat-lipat ka lang doon, tapos gamitin mo yung ulti mo, at kapag may konti pang health, gamitin mo yung first skill mo, pambawas yung breath. Tignan mo nga naman, nakatakbo pa yung hayop na yun. Pero po, pwede mo gamitin itong si Hayabusa kung gusto mo talaga ng instant escape. Tignan mo naman, no? Palipat-lipat lang yung breath. Pero isang beses lang siya makakalaw, makakalipat sa kada shadow niya, no? At last but not the least, walang iba kundi si Guinevere ang kayang mag-clone ng sarili niya. Tignan mo nga naman, no? Imbis na siya yung inatake, pero wag ka, yung clone niya pala. At pwede niya rin gamitin dito yung second skill niya at ulti niya, no? Pag sabayin mo yan, brat, no? Kaya imbis na ikaw yung madead, yung kalaban mo, tignan mo yun, no? Nag-clone tayo, akala niya yun na yun, pero hindi. Kaya po pwede pa tayong tumakbo, no? So subukan natin ano yung neto, kumbuhan natin. Pero dahil sa low health na tayo, tatakbo tayo, ito nga, makakaligtas tayo sa panganib, no? Buti na lang, no? CD reduction nito, kaya mabilis lang, no? For demo only, mga kaloko. At ayun na nga mga kaloko, yung mga heroes na may skills na talaga magliligtas sa kanila. Kaya kung gusto mong bumaba yung death mo dito at makaligtas sa mga hero dito, yung mga kalaban, bumaba yung death mo, gamitin mo lang ito mga heroes na ito. Kaya bago na naman natin tapusin ang video nito mga kaloko, isharot ka pala kay Ergel Barbacena, kay Carlo Bawakan, kay Kurt Mendoza, kay Vic Kadayona, at kay Hans Gaming PH Official. Sa mga hindi pa subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganun, maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Salamat sa panonood mga kaloko.